Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa po tayo ng masarap, malinamnam at tamang tamis na paborito nating coffee jelly. Sisimulan po natin sa 3 kutsara ng kape, ang ating all-purpose cream, ang ating condensed milk. Huwag po tayong gagamit ng asukal. At kalahating lata lamang po ng ating evaporated milk. Walang flavored na gelatin po ang ating gagamitin. At simulan na po natin. Una po ay kailangan halu-haluin muna natin ang ating mga sangkap, ang ating all-purpose cream, ang condensed milk, at ang evaporated milk. Kailangan po nating tansyahin, i-blend, haluin ng maigi ang mga sangkap na ito gamit po ang ating mixer. Or kung wala naman po kayong mixer ay pwede niyo pong gamitin ang inyong manual whisk. So pwede niyo po itong gawin, habaan pa ang inyong pag-blend. Pero sa akin po ay ginawa ko lamang po ito ng 1.5 minutes or 90 seconds. So, dahil ang inyong nanay ay naguhugas na ng pinggan, kailangan nyo siyang patikimin ng inyong matamis at masarap na coffee jelly. So, alam kong buryong-buryo na kayo guys dahil tayo ay naka-quarantine. Kaya, ito ang ating pantreat sa ating mga sarili. Okay. So, hinalo na po natin guys ang ating kape. Ayan. So, haluin natin maigi. Yung iba sa inyo guys is gusto talaga is medyo may tagat talaga ng kape. Kung gusto nyo talagang talagang kape ang inyong coffee jelly, dagdagan nyo po ang inyong kape. Maglagay kayo ng isang pack or 25 grams na kape. Ayan. At sigurado gising na gising kayo. At mulat ang inyong mga mata. O ayan na guys, haluin na natin siya ng maigi. At ang tricycle po sa labas ay napakaingay. Hala siya. Oh, ayan na guys. Pagpasensyahan nyo ang tricycle. Ayan na, ilagay na po natin ang ating clear, unflavored na coffee jelly. Ay, hindi pala. Jelly lang pala ang ating gelatin. Yung iba po ay pwede nyo po kayong gumawa ng ano yung bar na jelly or... Ang ginamit ko po dito ay yung powder lang. May nabibili po kayo sa palengke niyan, yung I think it's 15 pesos or 12 pesos po yata yung isang pack. So tamang-tama po siya sa isang recipe. Nakikita nyo po na medyo masabaw po ang ating coffee jelly, pero tama lang yan guys. Dahil pag na-frozen yan or na-chill yan, may tricycle. Masarap po. Ayan na. After 3 to 4 hours, ayan na po ang ating jelly. O, tingnan nyo guys, diba? Sabi ko sa inyo, mas masaya, mas masarap kung marami ang sabaw. Ayan. Sabaw talaga, no? So, ito guys, kung makikita nyo po ang texture, maganda po at talagang creamy at malinamnam. Serve nyo na po ito. Tawagin nyo na ang inyong nanay dahil nagkaka-kuba-kuba na daw siya sa paglalaban ng inyong mga damit. I-treat nyo siya. At yung mga kapatid nyo, walang ginagawa sa bahay, bigyan nyo din. At alam kong buryong-buryo na rin yung mga yan, gaya mo. Pero dahil masipag kang gumawa ng coffee jelly, ito ang treat natin sa ating mga sarili. Subscribe na guys at i-share ang video ito para lumago po tayong lahat. Lumago sa pagduduto. Bye.